Golden Boy, Real Guide to Treasures. Sa episode na ito mga katiets, ay tayo magbigay ng payo o advice sa mga taong nakahukay ng mga Yamashita Gold Bars. Ikaw ba ay isa sa mga nakahukay ng Yamashita Gold Bars? Ano ang gagawin mo kapag meron at nasa kamay mo na ang mga Yamashita Gold Bars na ito? Pag-isipan niyo mga katiets ng mabuti bago niyo yan i-post sa Facebook o sa YouTube. Palaging tandaan na kapag nasa ating kamay ang mga gold bars na yan, ang ating buhay ay nasa peligro. Meron akong napansin ngayon mga katiets na maraming nag-post ng mga gold bars sa Facebook o kahit naman sa YouTube ay meron. Ano nga ba talaga ang mga intensyon ng mga ito? Bakit pinapakita nila kung talagang totoong gold bars yan ay dapat itatago yan, di ba? Kasi kung mag-leak yan na meron kang gold bar, kahit isang gold bar lang ay itatago mo, ay magtago ka na sa pinanggalingan mo kasi kahit kapitbahay mo ay ranon sa kinyang house mo. Lahat ng mga tao ay hanapin yung tinatago mong gold bar kung yan ay totoo. Kasi ang halaga ng isang gold bar ay hindi yan bababa sa 20 million to 100 million ang mga Japanese gold bars kasi mabibigat ang mga Yamashita gold bars. Hindi yan 1 kilo lang kundi karamihan diyan ay 12 kilos hanggang 30 to 50 kilos. Meron akong napansin din dito na napakabigat ng gold bar na kanilang pinapakita. At payong kapatid ko sa mga katiets na totoong mga nakahukay o nakakuha ng mga Yamashita gold bars na nakikita natin sa mga social media, sa Facebook at internet, na huwag niyong ipapakita yan sa mga kapitbahay niyo at huwag niyong i-display sa open spaces na kung saan pwede kayong masilip ng iyong kapitbahay o ng mga bata na naglalaro, baka silipin kayo. Kaya kung meron kayong gold bars na tinatago, ay itago nyo yan sa mga kwarto na walang mga bintana. Ibig sabihin, parang treasure bunker na rin ang nilalagyan mo. Dapat secured yan at hindi mo ipagsasabi kahit na mismo siguro sa asawa mo o sa mga anak mo. Dapat malaman yan ng pamilya mo na ibenta mo na o na dispose mo na lahat bago mo yan ipagsabi. Kasi kung marinig yan ng iyong anak ay yan ay ikikwento sa mga kabarkada niya sa kapitbahay hanggang sa marinig yan ng masasamang loob. Maraming mga tao ngayon na naghihirap mga kapit sa patalim. Kaya kung marinig na meron kang isang gold bars, apat na gold bars, lalo na yung nakita natin sa internet na isang kuweba na puno ng gold bars. Kung makarinig ang mga kapitbahay o yung mga masasamang tao na nagkwintuhan ng mga bata na si tatay ay merong gold bars, nako, magtago na tayo mga katiets. Lumipat na tayo ng tahanan kasi nasa panganib na ang ating buhay. At napansin ko rin ngayon sa YouTube, Facebook ay bumabalik na itong mga luma na kasi ito ng mga gold bars. Itong mga gold bars na ito ay gasgas na ito at kumita na ito noon. Noong dekada 90, binibenta ang mga gold bars na ito na gawa sa tingga. At kinulayan lang ng gold plated or kulay na ginto ang ibabaw nito. At ang bigat nito ay kasing bigat ng totoong gold bars kasi yan ay tinubog or hinulma sa tingga. Mayroon nga akong yung unang clips ko na video, yun ay comedy film ng mga taga Mindanao na mga army na nakapulot daw sila ng gold bar. Yun pala ay tingga na gold bars. At ang gold bar na yun, yun ay ginagamit sa scam. Kaya medyo masakit din sa loob ko kasi karamihan ng gumagawa niyan ay taga Mindanao. Dito mismo sa lugar ko, marami ang gumagawa ng mga picking gold bars. Okay lang naman gumawa tayo niyan at i-display lang. Huwag lang natin ibenta sa mga walang malay na tao tapos atin sisingilin sila ng pera. Yan ay medyo masama na yan. Pero kung gagawa lang tayo ng
replica ng gold bars ay hindi yan masama. Ang mga style na ito ng budol-budol ay parang uso rin yan ng pantalon. Na kung saan ngayon, bumabalik na, nandiyan sa picture ko, yung uso ng blue jeans, yung pantalon na maluwag, na baduy tingnan, pero pinapauso ng mga Korean, kaya naging uso yan ngayon. At medyo out na ang style na skinny jeans. Tulad din yan ng ginto at ng itong pagbudol-budol ng mga gold bars. Noon kasi bistado na yan, year 2000, bistado na ang mga modus na yan. Kaya medyo tumigil na ito. Ngayon ay medyo conditioning of mind na naman, pinopost sa mga social media na maraming ginto na nahukay para kung ibenta yon ay mayroong mag-akala na yun siguro yung nakita ko sa video na mayroong nakahukay. Pero sa totoo, kapag makahukay ka ng gold or gold bars na malaking presyo or halaga, yan ay secret to the grave. Kung ako ang makahukay ng ganyan, kahit sarili ko ay hindi ko pagsabihan na nakahukay ako. Kaibigan mo, wag mong ipagsabihin na nakahukay ka sa asawa mo, sa mga anak mo, sa mga kapatid mo. Dapat isabi mo yan kung madispose mo na. Pero kung nasa kamay mo pa, wag mo muna ipagsabi. Kasi ang mga bagay na yan ay hindi yan atin. Yan ay 50% lang ang atin diyan na nakakuha. At ang kalahati niyan ay parte pa rin ng gobyerno. Kasi yan ay mga historical treasures. Lalo na yan ay nabilong sa World War II. Kaya hindi dapat natin yan ipagmalaki o ipapakita or i-display. Lalo na pahawak-hawakan natin kung sino-sino man. Tulad ng video dito, pinapahawakan yung 75 kilogram na gold bars daw. Pero sa research ko, ang mga gold bars ay nagtitimbang lamang yan, ang pinakamabigat na mga gold bars ay nagumpisa sa 12 kilograms hanggang 25 kilograms. Yun ang nakikita ko sa yung old video ng totoong clip ng World War II na kung saan ay na-retrieve or kinuha ng Japanese at American Army yung mga gold bars ng Hapon. Ang timbang doon ay 12.5 at 25 kilograms ang mabibigat. Pero wala akong nakitang 75 kilograms na gold bar. Parang mythology lang ito, parang legend. Tinatawag na urban legend yung 75 kilograms. Imagine, mas mabigat pa sa isang sakong bigas na gold bar, hindi yan kaya buhatin ng isang tao kung yan ay 75 kilogram. Okay, itong mga nandito, yan ay mga budol-budol gold bars na sadyang pininturahan ng itim para magmukhang original. Dito naman, yan ay tinutuluan ng nitric acid or asido at hindi kumukupas. Pwede rin kasi ang asido, haluan lang yan ng tubig at hindi na yan mag-react masyado sa mga gold-plated na gold bars. Kaya ang payo ko rin sa ating mga OFWs na bumabalik sa Pilipinas and then may lumapit na magbenta ng gold bars na sabi ay nahukay sa bukid, sa bundok. At totoo ito, totoo nga yan. Kasi ang mga gold bars na yan ay may parte yan na totoong gold. At kung barinahin mo yan ay doon tatama ang drill bit sa parte ng gold bar na mayroong gold. Kaya kung i-assay mo yung particles na nasa drill bit ay totoong gold talaga. Kaya maluloko ka. Patumbato sa langit. Huwag magalit, atin lang i-dispose ang mga modus noon na tila ay bumabalik sa ngayon. Ito naman na video, kayo na lang ang magugusgad yan. Yan ay napakatagal na yan na video. At ito naman ay parang replika sa video ni Rogelio Rojas ng Golden Buddha. At ito yung tingga na gold bars na kanina pinapakita natin.
Kaya kayo na lang guys ang maghusga sa mga video na nakikita nyo sa social media kung totoo ba yan o naniwala ba kayo. Maraming salamat, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel for more videos. Suri goes on for my father's channel, The Golden Boy, Real Guide to Treasures. Paalam! Tuwig, Chay! Tuwig, Chay! Kaswerte naman, oh! Tinuod yun, oh! Uhoy! Ay, magsaba, ay, magpala ta! Kayo, makuha na siya. Balik ang tagbar, Sultan Sutra. Wala! Suerte naman! Tingga man eh!